Welcome back to my channel, or welcome to my channel if you are new. For today's tutorial, I'll be teaching or showing you on how to register your Globe or TM SIM card online. If you want to know more about it, just keep on watching. Bago po tayo dumiretso sa ating tutorial, alamin muna natin ng mabilisan kung bakit nga ba kailangan natin i-register ang ating SIM card. Ito po ay based doon sa SIM Card Registration Act o ang tinatawag po natin na Public Act No. 11934 signed by President Bongbong Marcos. Ang SIM Card Registration Act ay sinagawa upang maiwasan ang scam gamit ang text message at upang matunton ang mga nasa likod ng scam na ito. Tandaan, kailangang i-register ang SIM card sa loob lamang po ng 180 days simula ngayong araw, December 27, 2022, upang hindi po ito ma-deactivate. Kung bata o minor de edad naman ang gagamit ng SIM card, ay kailangan na i-rehistro ito gamit ang pangalan ng magulang or legal guardian. Okay lang na mag-register ng multiple SIM, basta siguraduhin lamang po na tama at kumpleto ang impormasyon sa inyong registration form na inyong isasubmit online. This time, proceed na po tayo sa ating tutorial. Ang una po natin gagawin ay i-click lamang po natin itong link. Ilalagay ko na lang po sa description box or sa comment section ang link na ito. Pagkatapos po niyan ay dadalhin na po tayo dito. Ilagay nyo na po ang inyong mobile number at hindi nyo na po kailangan na ilagay ang 0. Pagkatapos po niyan ay pindutin niyo na po ang register. Dito, ilagay niyo na po ang inyong one-time PIN na pinadala po sa inyong mobile number. Dito naman po ay pwede niyo na pong ilagay ang inyong first name, middle name, last name, suffix, at birthday. Sa birthday naman po ay mga numbers lamang po ang ilalagay. Dito naman po sa sex, piliin nyo lang po ang inyong gender if you are a male or female. Dito po sa nationality, piliin lamang po natin ang Philippines lalo na kung tayo ay nakatira sa Philippines. And dito naman po sa registration type ay piliin nyo kung kayo po ba ang owner o may-ari, parent or legal guardian para sa mga minors at authorized signatory representative naman po para sa mga binigyan ng consent para i-register or gamitin ang kanilang SIM card. Dito naman sa where do you live, ilagay lang po natin dito ang unit number or house number natin. Sa baba naman po ay ilagay na po natin ang street. Sa baba naman po ay kung nakatira po kayo sa subdivision, ilagay nyo lang po ang inyong village or subdivision. So since ako hindi naman po nakatira sa subdivision, kaya skip ko na lang yan and proceed na ako dito sa province. Ayan, pagkatapos nyan, dito naman po kayo sa city, piliin nyo lang po ang inyong municipality. Dito naman po sa barangay ay piliin nyo na ang inyong barangay. Sa zip code naman po, kung hindi nyo po alam kung ano yung zip code ninyo, ay pwede nyo po itong mahanap sa Google. Pagkatapos po nyan, ay pindutin na po natin ang next. Dito naman po sa verify your identity, piliin lang po ninyo ang ID na gusto nyong gamitin. Nandito po ang mga listahan
ng mga ID na pwede nyong gamitin. Halimbawa, pwede kayong gumamit ng OWA ID, passport, police clearance, PRC ID, proof of Philippine address, PWD card, return ticket, school ID, school registration, at marami pa pong iba. Piliin nyo na lang po ang ID na meron kayo o ang ID na inyong gagamitin. Dito naman po sa baba ay ilagay nyo na po ang inyong ID number. Dito naman po sa photo of your valid ID, pindutin lamang po natin tong upload or take a photo. Kung gusto nyo po na picturean nyo na lang yung valid ID, ang piliin nyo po dito ay camera. Pero para sa akin po, since meron na po ako ng picture, i-upload ko na lang, kaya ang pipindutin ko po dito ay files. Dito, piliin nyo na po ang picture na inyong i-upload. Dito naman po sa take a selfie, pindutin naman po natin tong upload or take a photo. Dito, files na lang po ulit ang aking pipiliin. At piliin na po natin ang ating selfie picture. Bago po pala natin pindutin ang next, bibigyan ko po muna kayo ng tip kung ano po yung gagawin ninyo kung sakaling man po na lumampas po sa 2MB ang inyong photo. Punta po muna tayo sa ating gallery. Halimbawa, itong photo ko po, pindutin lang po natin tong 3 dots dito sa right side. At pindutin naman po natin ang details. Kung makikita nyo po ay meron po itong 3.07 MB. So, lampas na po siya. Ang kailangan lang po natin gawin ay i-crop lang po natin ang ating photo. Siguraduhin lamang po na hindi po blur at dapat po ay kita pa rin po ang ating mukha. Ganon din po ang gagawin natin sa ating ID. Pagkatapos po natin na i-crop, ay i-save na po natin. Pindutin lamang po ulit natin tong 3 dots dito sa right side. Click po natin ang details at kung mapapansin nyo po ay naging 1.76 MB na lang po ang ating photo. So pwede na po natin siyang gamitin. Balik na po tayo dito at pwede na po natin na pindutin ang next. Dadalhin po tayo dito, pwede nyo pong pindutin itong English or Filipino. Dito, piliin na lang po natin ang English at i-check lang po natin itong mga boxes. Pagkatapos po nyan, ay i-click naman po natin ang submit. Tada! Registration complete na po at pwede na po natin na i-copy and paste po ang ating reference number. O pwede din po natin na i-screenshot. Ayun muna siya guys for now, sana po ay meron po kayong natutunan. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!